Magandang araw mga bata! Ako si Ma'am Regine, ang teacher mo sa math. Today, we will be learning about scientific notation. This is a lesson on their grade 7 mathematics, quarter 1, lesson 8. Kaya tara na, and let's do the math. Scientific notation is used to conveniently express very large or very small numbers. It uses exponents so as not to require the use of many zeros, which can be confusing and may lead to errors. This is the general formula for scientific notation: A multiplied to 10 raised to n. It is written as a number multiplied by 10 raised to the appropriate exponent. Itong A ay papalitan ng any number, depending sa ating given. 10 is a constant. Itong n ay kanyang exponent. To write numbers in scientific notation and vice versa, it is important to consider the significant digits in a given number. When we say significant digits, these are the important numbers that give useful information about the accuracy of a measurement. Writing numbers in scientific notation. The distance of the Earth from the Sun is approximately 93 million miles. Write this distance in scientific notation. For us to write numbers in scientific notation, we have few steps that we need to follow. Step 1, determine if the number should use positive or negative exponent. 93 million is a very large number, thus it is positive. Kapag yung ating given tulad ng 93 million ay very large number, buo siya at wala siyang decimal point, ibig sabihin nun ay kapag siya ay atin ang sinulat into scientific notation, ang ating exponent ay dapat na positive dahil walang decimal point. Step 2, determine the significant digits. Sa ating given na 93 million miles, ang significant digits lamang ay 9 at 3. Step 3, for positive numbers, place a decimal point at the end of the number and move the decimal point from right to left. Ito ang ating given, 93 million. Maglalagay tayo ng decimal point sa pinakadulo after ng ating last na number, which is 0. Maglalagay tayo ng decimal point. And we start moving the decimal point from right to left, hanggang may matira tayo na isang significant digit sa dulo. Kaya kung ating itong i-move, ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stop tayo doon kasi may natira na tayong 9. Step 4, place the decimal point after the last significant digit from the right. Yung ating last significant digit ay 9, kaya doon natin ilalagay ang decimal point after niya. Step 5, count the number of places you have moved the decimal point and multiply 10 raised to that exponent. The number of decimal places moved is 7. Saan galing iyong 7? Ito ay galing dito sa step 3 nung tayo ay nag-move ng decimal point. May decimal point tayo nilagay sa dulo, tsaka tayo nag-move. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, stop. Nag-stop tayo doon dahil nagtira tayo ng 9. Iyon yung ating 7 decimal places na minove. At iyon ang gagamitin nating exponent. Therefore, 93 million, when written in scientific notation, will be 9.3 times 10 raised to 7. 9.3, itong dalawa ay yung significant digits lamang. Yung significant digits lamang ang ating ilalagay dito. Hindi na natin kailangan ilagay yung mga hindi naman significant digits. 9.3 dahil yung decimal point ay nailagay natin between 9 and 3. 10 is a constant and yung ating exponent ay 7 dahil yung ating decimal places na minove ay 7 mula dito sa step 3. Positive 7 siya dahil this is a very large number. Wala siyang decimal point. Pag walang decimal point, positive number ito, kaya ang exponent natin ay positive 10.
Another example, write 0.00000000734 in scientific notation. Step 1, determine if the number should use positive or negative exponent. This is a very small number, thus it is negative. Paano ba natin nalaman na siya ay very small? Siya ay may decimal point. Kapag may decimal point ito, meaning this is a decimal number, hindi siya buong number. At napakahaba niya, maraming zeros, kaya ito ay very small number. Kapag siya ay decimal, negative ang ating gagamitin na exponent. Number 2, determine the significant digits. The significant digits in the given is 7, 3, and 4, disregarding all the zeros. Step 3, for negative numbers, move the decimal point from left to right. Ito yung ating given. Ang ating given ay very small number, isa siyang decimal. Meron na siyang decimal point agad, kaya hindi na natin kailangang mag-add pa ng decimal point sa dulo tulad ng ginawa natin sa positive number. Let's move the decimal point from left to right. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and we'll stop there. Titigil na tayo ng pag-move ng decimal point kapag meron na tayong nakuha na unang significant digit from the left. Step 4, place the decimal point after the first significant digit from the left. Kaya naman sa ating given, ang decimal point ay ilalagay na natin after ng 7, sa gitna ng 7 at 3, dahil si 7 yung ating unang significant digit from the left. Doon tayo nag-stop kanina nung nag-move tayo ng decimal point. Step 5, count the number of places you have moved the decimal point and multiply 10 raised to that exponent. The number of decimal places moved is 9. Ang 9 ay galing sa step 3. Ito yung ating minove yung decimal point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dito yan sa gitna ni 7 at 3 after ni 7. Therefore, 0.000000000734, when written into scientific notation, will be 7.34 times 10 raised to negative 9. 7.34, ito yung kanyang mga significant digits. Kaya 7.34 dahil yung ating decimal point ay ating inilagay after ng 7. Ang ating significant digits ay 7.34 lamang. Kaya ito ay naging 7.34. 10 is a constant. Negative 9 ito yung ating decimal places na minove. Negative dahil this is a very small number. Kaya naman dapat ang ating exponent ay negative. Writing numbers from scientific notation to the standard form. Write 4.7 times 10 raised to 8 in decimal form or standard form. Ang gagawin naman natin dito ay, from scientific notation, i-convert natin siya pabalik sa kanyang standard form. Ito yung kanyang very large or very small numbers. To do so, we have steps that we have to follow. Step 1, determine if the number is positive or negative. The exponent is positive, thus it refers to a very large number. Kung mapapansin natin rito, ang exponent natin ay positive 8, kaya naman ito'y nangangahulugan na ito ay isang positive number. Tumutukoy ito sa isang napakalaking number na positive. Step 2, determine the significant digit. The significant digits are 4 and 7. Step 3, for positive numbers, move the decimal point from left to right the same number of places as the exponent, adding zeros as necessary. Ito ang ating significant digits 4 and 7. Let's move the decimal point na nasa gitna ni 4 and 7 papunta sa kanan. Ito ang ating decimal point. Ang una nating minove ay nandito sa 7, 1. 2, dagdag tayo ng 0. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dahil 8 yung ating exponent. After nun, mag-stop na tayo. Therefore, 4.7 times 10 raised to 8 is 417,000,000,000.
in its standard form. Another example, write 2.51 times 10 raised to negative 5 in decimal form or standard form. Step 1, determine if the number is positive or negative. Nakadepende ito sa kanyang exponent. The exponent is negative because it's negative 5. Thus, it refers to a very small number. Ating sagot dapat dito ay isang decimal. Step 2, determine the significant digits, which are 2, 5, and 1. Step 3, for negative numbers, move the decimal point from right to left the same number of places as the exponent, adding zeros as necessary. Ito ang ating given, 2.51. Mula dito sa decimal point na nasa gitna ni 2 at 5, ang ating decimal point naman na imu-move natin pakaliwa. Maglalagay tayo ng 0 kung kailangan. Ang ating unang imu-move na decimal place ay si 2. So, yan ay 1. And then, we will add zeros as necessary. 2, 3, 4, 5. Stop tayo dito. 5 lang ang ating decimal place na ating imu-move pakaliwa dahil negative 5 ang ating exponent. Step 4, place the decimal point after the last decimal place or 0, the one that we added from the right, and then add a 0 before the decimal point. Ito yung ating nabilang kanina ng mga decimal places. Naglagay tayo ng 0. Nandito yung decimal point. 1, 2, 3, 4, 5. Diyan natin ilalagay si decimal point. And then, let's add 1 0 before the decimal point. Therefore, 2.51 times 10 raised to negative 5 is equal to 0.0000251 when written in its decimal or standard form. Word problem. A well-trained athlete might have a normal resting heart rate of about 40 beats per minute. Answer all the questions that follow and express all your answers in scientific notation. First question, how many heartbeats is this in an hour? Ang ating tinutukoy dito ay yung 40 beats per minute. Sa isang oras, ilan daw ang katumbas nitong 40 beats na ito? 1 hour is equivalent to 60 minutes. Kaya kailangan nating i-convert from minutes, gagawin natin siyang hour. To do so, ilalagay natin yung 40 minutes dito. Imumultiply natin siya kay 1 hour over 60. Kaya 1 hour over 60 dahil tulad ng ating nabanggit kanina, sa isang oras, merong 60 minutes. 40 minutes, kung gagawin natin fraction, ito ay 40 over 1. Ito naman ay 1 over 60. Kapag tayo ay magko-convert from one unit to another, dapat yung ating i-convert na given ay nasa numerator. At itong ating conversion factor na ginamit, itong 1 is equal to 60 minutes, dapat yung minutes dito ay nasa denominator na para makancel out natin yung kanyang unit at ang matitira na lamang ay yung hour sa taas na nasa numerator. Paano natin nakuha itong sagot nating ito? 40 times 1 is equal to 40. 40 divided by 60, ito yung ating sagot. Using a scientific calculator, ito yung mag-a-appear na sagot natin for 40 divided by 60. Kaya ito may ellipsis, it signifies that this is a recurring decimal. Napakahaba pa niyan, puro 6 lang naman din. Unit na ng ating sagot ay hour, hindi na siya minutes dahil na-cancel out na natin yung dalawang minute. Ito yung importance kung bakit pinapaalalahanan na hindi pwedeng magkapalit. Dapat yung ating given na kinoconvert, yung unit niya ay nasa numerator, meron siya invisible 1 na denominator at yung conversion factor na katulad ng kanyang unit ay dapat nasa denominator para ma-cancel out. Matitirang unit dito ay yung gagamitin natin unit para sa ating sagot. Kaya ito ay hour na. Kaya itong ating sagot na napakahaba, napakaraming number 6 with an ellipsis sa dulo ay pwede rin nating isulat into 0.6 at ang 6 ay may bar sa taas, which means that 6 is a repeating number, paulit-ulit siya. When written into its scientific notation, this will become 6.6 times 10 raised to negative 1. Bakit naging 6.6? Yun ay dahil nag-move lang tayo ng 1 decimal place. From 0, nag-move lang tayo dito ng isa lang
dahil kailangan nating makakuha ng isang significant digit. Meron tayong bar sa taas dahil ito ay nagsisignify na sila ay recurring decimal, paulit-ulit yung kanilang value. Negative dahil this is a very small number, may decimal point siya. Second question, how many heartbeats is this in a day? Yung ating sagot na 0.6 na recurring decimal per hour ay i-convert naman natin sa kanyang value for a day. Itong ating conversion factor, 1 day is equal to 24 hours. Ganito natin siya makukuha. 0.6 per hour, may bar siya sa taas to signify that this is a recurring decimal, ay ating imumultiply sa ating conversion factor na 1 day over 24 hours. Tulad na ating ginawa kanina, itong unit ng hour ay nasa numerator, may invisible na 1 as denominator. Nasa denominator naman yung kanyang kapareho na unit, hour, para ma-cancel out natin. And then ang matitira na unit, yung day, yun ang ating magiging unit ng ating sagot. 0.6 multiplied to 1 and then divided to 24. Ang ginamit ko dito na value ay hindi yung 0.6 na terminating decimal dahil iba yung magiging sagot. Magkakaroon kayo ng terminating decimal na sagot pag ginamit nyo ay 0.6 lamang. Kaya ang ginamit ko ay yung sagot natin dito. After kong mag-divide ng 40 by 60, meron akong nakuha na sagot sa scientific calculator, i-divide ko yun kay 24. At ito ang aking naging sagot. Approximately 0.02 at maraming 7. Recurring decimal yung 7. Kaya may ellipsis to signify na it continues. Makakancel natin yung dalawa nating unit per hour. At ang matitira na lang ay day. Kaya ito na yung ating sagot sa how many heartbeats is this in a day. Ko-convert natin siya sa kanyang scientific notation dahil napakahaba nito. Itong ating sagot na 0.027 na recurring ay pwede nating isulat as 0.027 na may bar sa taas ang 7 lamang. Dahil ang 7 lang naman ang nagre-repeat, yung 0 and 2 hindi naman. Written into its scientific notation, this will become 2.7 times 10 raised to negative 2. 2.7 dahil 2 and 7 lamang ang significant digits, tatanggalin na natin, i-disregard natin ang mga zeros. Negative 2 dahil dalawang beses lang naman tayo nag-move ng ating decimal point. Mula dito, nag-move tayo ng 1, 2. Nag-stop na tayo kay 2 dahil siya yung ating first significant digit from the left. Kaya 2.7. Negative dahil this is a very small number. Ito ay isang decimal number. Hindi siya buo, kaya negative ang ating ginamit. Next question, about how many heartbeats is this in a year? Ito naman yung ating gagamitin na conversion factor. 1 year is equal to 365 days. Sagot natin dito sa B na 0.027, recurring ang 7, ay ang ating beats per day. Iko-convert natin siya sa per year. 0.027, recurring ang 7, kaya may bar siya sa taas. Day ay nasa taas, numerator, may invisible na 1 as denominator. Ito yung ating conversion factor. Yung day dito ay nasa ibaba, denominator siya para ma-cancel out natin. At ang matitira na lamang na unit ay yung year dahil year ang ating kailangan. 0.027 recurring multiplied to 1 divided to 365. Ang ginawa ko dito ay yung sagot natin dito kanina na 0.027 na mahaba, i-divide ko siya right away kay 365. Hindi ko ginamit yung ating terminating decimal. Kaya't ito ang ating nakuhang approximate na sagot per year. Kung mapapansin natin mga bata, bakit parang iba yung ating inilagay na sagot dito sa per year kesa sa inilabas ng scientific calculator? Dapat 7.610 and so on yung ating ilalagay. Pero bakit merong 4 na zeros before 7 at wala sa 7 yung decimal point? Yun ay dahil may nakalagay dito na negative 5. Sobrang laki nung number. Very small siya. Hindi na siya kayang ilabas ng scientific calculator yung kanyang exact value. Super haba. Negative 5 dito signifies that hindi siya whole number si 7. Siya ay isang decimal din. Imumove pa siya ng 5. 1 yung 7 and then magdagdag ka ng 4 na 0. Kaya may 4 na zeros dito. Kaya ika-cancel out natin yung unit na day or days.
Ang matitira na lang ay yung unit per year. Yun ang ating gagamitin na unit. Ito ang ating sagot na bits per year. Kunin natin yung kanyang scientific notation dahil napakahaba niya. Itong ating sagot na ito ay pwede nating paiksiin. Ito ay magiging 0.00007061035. Stop na tayo dun. Dahil kung mapapansin natin, recurring decimal siya, paulit-ulit lang naman iyong 0076 1035. After nitong 5 na ito, merong dalawang 0 at saka umulit lang din siya. Kung papansinin natin dito, paulit-ulit lang iyong mga numbers na iyon. Sila lang yung mga merong bar sa taas dahil sila lang naman yung recurring na decimal, hindi na kasama yung dalawang 0 pa. Dahil kung mapapansin natin, yung gitna naman ay dalawang 0 lang, hindi 4. Ito ay talagang value niya na nauuna pero hindi siya recurring. Ito lamang yung mga recurring na mga numbers. Written in its scientific notation, ito ay magiging 7.61035 times 10 raised to negative 5. Lalagay pa rin natin yung bar sa taas niya to signify na siya ay recurring decimal. Negative 5 ay nakuha mula sa ating pag-move ng decimal point. 1, 2, 3, 4, 5. Stop tayo kay 7 dahil siya yung ating first significant digit from the left. And then, ilalagay natin lahat ng significant digits which are 7, 6, 1, 0, 3, and 5. Bakit merong 0 dito? Eh kanina, hindi natin kinakount ang 0 as significant digit. Yun ay dahil ang ating rule for zeros ay kapag ito ay nasa gitna ng mga significant digits, in this case, nasa gitna si 0 ng 1 and 3, kailangan natin siyang isama as a significant digit. Siya ay bibilangin natin, kaya nandyan siya. Negative dahil this is a very small number, so dapat negative ang ating sagot. Last question, how many heartbeats is this in 80 years? Ating sagot kanina na beats per year ay imu-multiply lang natin to 80. At ang ating magiging sagot ay approximately 0.00608828 with ellipsis. Paulit-ulit lang din siya. Isang buo siya na paulit-ulit. So siya ay recurring decimal din kaya ilagay natin yung bar sa taas niya. Lahat ay kasama dahil kung mapapansin natin dito pati yung 0, dalawang 0 ay paulit-ulit din na lumalabas. In scientific notation, siya ay magiging 6.08828 times 10 raised to negative 3. Kaya siya naging negative 3 dahil tatlong beses tayo nag-move ng decimal place. 1, 2, 3. Nag-stop tayo kay 6 dahil si 6 yung ating first digit from the left. Stop na tayo doon. At kopyahin natin lahat ng mga significant digits. Lagay yung bar sa taas to signify that this is a recurring decimal. Kaya siya 3. Negative dahil this is a very small number. And that's it for our video for today, mga bata. Please subscribe to my YouTube channel, Ang Teacher Mo Sa Math, for more grade 7 contents. I will really appreciate it if you'd also hit the like button. And please share this video para mas marami pa akong grade 7 na mga bata ang maabot at maturuan. Dahil ako si Ma'am Regine, ang Teacher Mo Sa Math.